Hello mga tangay! Ako po si Rinilin Mangga at ngayon naman po ay gagawa ko ng video na patungkol naman sa aking homemade na burger buns. So, sa totoo lang mga tangay, ang aking ginagamit na burger buns sa aking munting negosyo ay sinasadya ko sa bakery. Pero dahil ngayon nga ay naka-enhanced community quarantine tayo, so naglilimit lamang ang kanyang paggawa ng mga tinapay o yun nga, dahil limited lang ang paggawa nila. So ngayon, namimiss na namin kumain ngayon ng burger. Kaya naisip namin na magluto ako ng homemade na burger bun. So, ito siya. Mas malaki siya kumpara sa nabibili lang natin sa tindahan. Kaya, yun. Magkakaroon ng idea dito yung mga wala pang idea sa paggawa. Mga tangay, ang ating mga ingredients ay babanggitin ko lamang. Ito ang ating pampalsa, yung yes, asukal, at isang pirasong itlog, asin, at olive oil, harina ang pangunahe nating ingredients at yung butter. So, ito nga mga tangay, yung ating milk ay warm po ito siya, hindi siya ganun ka init. So, imimix ko na dito yung sugar, yung ating dry yeast, para umalis ako ito. Ibabad po natin ito siya ng 5 to 6 minutes ito. I-mix ko lang siya. Para yan. Mix. So, ito na nga mga tangay. Scoop na tayo. Scoop na tayo ng 2 cups na harina. Ito ang ating mga pangunahing sangkap. All-purpose po ito siya. Okay lang. Ayan. Okay. Lalagay na natin ang ating asin. Ang last one. Matagdag lasa. Ating asin lang. 1/2 teaspoon. So, ito na nga mga tangay. Nag-alasa na ang ating. Yes, yan. So, ngayon, ilalagay na natin ngayon ang ating itlog sa pagpilitin natin. Yes. Tapos, ilagay na natin yung ating butter sa harina. Mix na natin siya. Sunod na natin ito. Ipagsama na natin yung ating pinaalasang yes at ilagay na natin siya dito sa ating harina. Mga tangay, pwede tayong magdagdag ng harina hanggat hindi pa natin nakukuha yung ating texture na gusto natin. Ayan. So, ang ginawa ko, kumuha pa ako ulit ng 1/2 cup na harina. Dinadagdag ko siya habang minimix ko para makuha ko yung texture na gusto ko. Ganito. Ayan. So, mix lang natin. Siya mga tangay. Ayan. So, dagdag na natin ito lahat ng harina na yun. Ayan lang. Mix lang natin siya. Lang siya mga tangay. So, sa akin, okay na to yung ganito lang yung texture niya. Okay na to siya. Pili na natin siyang
So ang gagawin natin, dito na natin siya ipaalasahin sa pinagmiksa natin. Ayan. So tatakpan natin siya mga tangay at papaalasahin natin siya ng isa't kalahating oras. At ito na nga pagkatapos ng isa't kalahating oras. Ayan. Pwede na. Mamasahin natin siya uli. So maglalagay lang tayo ng kunting harina sa ating masahan. Anong sukat ng tinapay na gagawin natin. So ako ang gagawin ko kasi mga tangay ay yung laki ng buns na gagawin ko ay 100 grams. So i-divide ko to siya, kikilo-kilohin ko siya ng 100 grams para yung sukat niya kapag naluto na pare-pareho ang kanyang laki. So ganyan na. Yan. Para maganda yung pag-divide natin. So ayan. I-roll lang natin siya. Tapos natin ay ito na bilog-bilogin natin ito. Kapag okay na siya tangay, dito ko na siya kaagad ilalagay sa ating ornohan na ito. Ito na rin ang isasalang natin. Kasi dito na natin siya ipapalasahin. Papalasahin natin ito siya ulit mga tangay bago natin siya ulit isalang. Palasahin natin siya ng isa't kalahat oras or dalawang oras pa. Pero sa akin mga tangay gagawin ko dalawang oras para mas maganda. Ayan. So ito yung itsura niya ngayon mga tangay. So ngayon tatakpan natin yun siya ulit at palasahin natin siya ng dalawang oras pa. So mga tangay, babalikan ko ang aking pinapaalsa pagkatapos ng dalawang oras. Ito na nga mga tangay. O, di ba? Ang ganda na niya, makinis. Malaki pa. So ready na siya mga tangay. Isasalang ko na siya sa aking oven. Tapos, isit ko siya ng low heat at lulutuin natin siya sa loob ng 15 minutes to 18 minutes. So ayun na nga mga tangay, naamoy ko, ang bango. Saglit lang oh, bango na niya. Sarap kainin. Oh, ito. Ito na po ang aking finished product. Ayan, ang aking buns. Presenting. At yun nga mga tangay, ganun lang siya kadaling gawin. At ngayon ay meron na tayong homemade big burger buns. At kung nagustuhan nyo ang aking video na ginawa, ay please mag-subscribe na kayo sa aking channel na Rinalise TV at click the bell buttons para lagi kayong notify sa mga video na aking pang gagawin. Thank you for watching!